Nako, ang iniuulan, dito lang po naulan. Mga kabagang, paano nga ba natin malalaman ang antas ng lakas ng mga alert level ng bulkan? Paano at ano ang pagkakaiba ng mga ito? Halina mga kabagang, alamin natin at tuklasin. Kailangan mong maintindihan ang alert levels. Ayon sa FEVOLS, una ang alert level 0, tahimik ang bulkan at walang nakataas na babala. Susunod ang alert level 1, mayroong bahagyang pag-aalboroto ng bulkan. Ano ang mga senyales nito? Medyo technical, pero pagtsagaan natin. Low level seismicity o mahinang pagyanig ng lupa, hindi paramdam ng tao. Fumarolic activity o usok. Paggalaw o pagbabago sa magma surface, ang magma ay batong natunaw sa tindi ng init. Gumalaw o nabitak na lupa. Pagtindi ng hydrothermal activities. Ang hydrothermal ay ang kumukulong tubig na pangkaraniwan sa mga lugar na malapit ang bulkan. Kapag alert level 1, hindi tiyak na puputok ang bulkan. Susunod ang alert level 2, low level of volcanic unrest. Mas maligalig ang bulkan. Ang mga palatandaan, mayroong low to moderate level of seismicity, persistence of local but unfelt earthquakes, mahina o katamtamang pagyanig ng lupa, tuloy-tuloy pero hindi paramdam ng mga tao. Mga instrumento ng FEVOLS ang nakakadetect. Lampas na sa itinuturing na normal ng FEVOLS ang paggalaw o pagkabitak ng lupa. Tumataas o kaya'y umiinit ang tubig sa ilalim ng lupa, pagtindi ng pagbula o tila pagkulo ng lawa sa bunganga ng bulkan. May posibilidad na magkaroon ng magmatic intrusion o pagbulwak ng magma. Maaring mauwi sa eruption o pagsabog ng bulkan ang alert level 2. Pero maaari rin itong humupa at bumalik sa level 1. Ang susunod na antas, alert level 3. Nagpapakita ito ng magmatic unrest o matinding pagkulo ng magma. Ito ang mga senyales. Dito nagaganap ang seismic swarms o sunod-sunod na mahinahong lindol. Biglang umiinit ang temperatura. Tumitindi ang pagbula o pagkulo ng lawa. Pagdighay ng radon gas ng bulkan. Pagtaas ng pH levels ng crater lake o lawa. Pag-alsa ng katawan ng bulkan at pagbibitak sa ilang bahagi ng bulkan. Ang susunod na antas ay ang alert level 4, hazardous eruption imminent. Intense unrest o matinding pagkulo ng magma, tuloy-tuloy na seismic swarms at lindol. Sa antas na ito, maaaring sumabog ang bulkan anumang oras o sa mga susunod na araw. Ang huling antas na maaaring abutin ng Taal Volcano, alert level 5. Kapag umabot sa ganito, pumuputok na ang bulkan. Nagbubuga ng haligi ng usok at pyroclastic material ang bulkan. May fountain ng lava o may umaagos na lava. Matinding panganib ito sa komunidad na dapat ay nakalikas na noong alert level 3 pa lamang. Kaya, always be a blessings to others. At tandaan mga kabagang, boring ang buhay kung wala tayong kaagapay. Ako si RX Montoya. Salamat mga kabagang.